Alright. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Viel at welcome po to Money Talks, Usapang Investment. Pinakabagong offering ng AFP MBAI kung saan kami ay magbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa pagplano at paghawak ng pera. Once a month po, tuwing ikalawang biyernes ng buwan, kami ay mapapanood ng live sa official Facebook page ng AFP MBAI. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon upang magbigay ng tips at payo sa mga gustong pagandahin ng takbo ng kanilang paghawak sa pera, sa pag-ipon, pag-invest upang lumago pa ang ipon, at iba pang nais nilang malaman para mas maplano ng maayos ang future nila through better financial literacy. At ngayon, nais ko po kayong ipakilala sa isa sa ating host ng programa na makakasama ninyo for the next 6 episodes. Si DJ Francis Damzon. DJ, magpakilala ka please. Thank you, Viel. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si DJ Damzon. Isa po akong Product Strategy Analyst sa AFP MBAI. Sana po magustuhan ninyo ang aming latest offering na ito. Bago po ang lahat, thank you for being here with us sa Zoom at sa FB. Pwede pa pong humabol yung iba. Invite po nyo yung mga tropa nyo at pamilya nyo. Pag may questions po kayo tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-send ng chat dito sa Zoom or sa FB. Sasagutin po natin yan sa abot ng ating mga kaya. Di ko na po patatagalin pa. May kasama po akong nasiguradong tutulong sa atin ng malaki sa pag-unawa sa financial literacy. Kasama ko po si Sir Omeng Tawid. Sir, please magpakilala ka at bumati sa ating mga viewers. Thank you, BJ, for your introduction. Sana malinaw ako. No? So magandang hapon sa mga kasama natin ngayon dito sa Zoom, saka sa mga nanonood via our Facebook live streaming. Good afternoon to everyone. And sana meron kayong matutunan, no, in this 1 hour session na magagamit ninyo in terms of improving your financial life. So marami tayong matututunan ngayong araw na ito. So mag-ready kayo, mag-take down notes kayo. Tapos i-ready nyo din yung mga questions nyo later on para makapagpalitan tayo. So participate lang tayo in this session. Sir Omeng, napanood kita sa interview mo sa MBAI Connect at nalaman ko na graduate ka pala ng Chemical Engineering sa UP. For the benefit of those na hindi nakapanood, paano ka nga po ulit naging advocate ng financial literacy? Yeah, ayun. So, maraming nakakaalam ng kwento ko. I'm a graduate of engineering degree. Gumraduate ako 2010. Yeah. Alright? So, mga 11 years na pala yun. Ano lang naman din kami, personally, very simple family lang yung kinalakhan ko. Ang tatay ko noon, namamasukan lang na taxi driver noon. And tatlo kaming magkakapatid. So, napakahirap noon para sa isang taxi driver. So, walang choice yung mother ko, na masukan din siya. And it's a long experience. Marami siguro sa atin din may ganung istorya. Yung mama ko kailangan pang mangutang para lang makatapos kami sa pag-aaral. Yung kuya ko kailangan mamasukan na part-time working student. 'Di ba? Maraming mga ganoon. Tapos yung ate ko na delay pa ng 1 year. So ganun yung buhay na kinalakan ko. Hindi siya talaga masasabing mayaman o marangya. But nung graduate ako, doon ko natanong sa sarili ko, paano ko mai-improve? Paano ko mababago yung ganung sistema sa buhay na parang laging kulang na lang sa pera, parang lagi na lang naghihikahos, parang wala nang choice eh, no? Wala kang choice kasi wala naman talagang choices sa'yo kasi wala kang panggastos, kulang yung mga tustusin mo. So, inaral ko yun. Nagkaroon tayo ng mga mentors, financial mentors. Nagbasa tayo ng mga libro, nag-attend tayo ng mga seminars. So, it's a long journey of teaching myself and learning all about this money talks, no? Mga usapang pera. Kaya I'm very happy na we have this kind of session. At least na namumulat natin yung ating mga kasama ngayon saka yung mga nanonood yung kahalagahan ng financial planning. No, kailangan talaga pagtuunan to kasi kung hindi parang walang magbabago sa ating buhay, sa ating financial life. And malaki ang factor ng finances in terms of improving our practical life. So yun, and then
Sinare ko naman yung lessons ko sa blog ko, smartpinoyinvestor.com. And nakaabot tayo sa, nakatulong tayo sa maraming tao. And yun, nagtuloy-tuloy na doon. Nag-organize tayo ng mga seminars before. Nag-one-on-one talk tayo sa mga iba, sa mga kaibigan ko. So, ano yan, marami tayong nakasalamuha din. And hopefully, itong mga kasama natin ngayon will find this helpful and makatulong sa ating lahat. Okay, Sir Roman, sa sinabi mong yan, for sure, maraming nakaka-relate. Isa na ako doon sa working student. I was a working student din kasi dati. So, yun, mahirap talaga, syempre. Pero sa sinabi mong yan, nakakabuhay nga ng pag-asa na kahit sino pala, pwede maging successful, lalo sa paghawak ng pera. To the point na hindi mo na kailangan mabawon sa utang para magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya mo. Yeah, totoo yan, BJ. No? So, ano naman yan, natututunan naman yan. Ang malungkot lang kasi, hindi natin ito natututunan nung maliit pa tayo, no? Nung estudyante pa tayo, or siguro yung iba sa atin, like in my case, hindi naman ito napag-uusapan sa family. Hindi naman, pag kumakain kami sa hapagkainan, wala namang usapang pera, di ba? Okay. Siguro kung may usapang pera man, problema sa pera. Pero yung plano, parang hindi naman natin napag-uusapan. So very timely itong session na to, lalo ngayon. Meron tayong pandemic, so... Yeah, so sana may matutunan yung mga viewers natin in this afternoon. Yes, sana meron talaga. Sir, proceed na po tayo sa discussion natin regarding sa financial roadmap. Okay, sige. Share ko yung screen ko na may niready ako ditong presentation. Ayan, so share screen. Ayan, kita ba? Yes, sir. Kita naman. Okay, yung slide. Alright, sige. So, magandang hapon ulit sa ating lahat. So, pangalan ko Omeng Tawid. Again, I'm the blogger, no? Blogger, financial advocate sa smartpinoyinvestor.com. And meron actually akong Facebook group. So, kung gusto niyong sumali dyan, magtanong after this session, pwede rin naman. And ayun, so nagkaroon tayo ng, as mentioned kanina, meron tayong mga seminars din before. So hindi naman na ito bago. Meron itong sa mga estudyante, sa mga pamilyadong tao na, meron sa mga kumpanya. So lahat naman pwedeng maturuan. So ang mahalaga lang, merong magtuturo. No? And this afternoon, sana ganun din yung matutunan nyo or mangyari sa atin. Meron tayong matutunan kahit isa o dalawa. Yung mapulot natin ngayong hapon. Alright, tapos meron din akong YouTube channel. So kung mabitin kayo dito sa ating session, meron pa naman in the next months, and meron din tayong YouTube. So hanapin nyo lang yan, Omeng Tawid, Smart Pinoy Investor. Alright, so again, we're talking about financial roadmap. So yes, nakalagay dito, your financial roadmap. Pag sinabi ba natin financial roadmap, ano ba yung pumapasok sa isip natin? Siyempre parang umaakit tayo ng bundok niyan, no? Dapat alam mo kung nasaan ka financially. Tapos dapat alam mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So merong state of now, ano ba yung kalagayan mo ngayon? And then meron din yung later, ano ba yung gusto mong maabot? Okay, and then pag nakita na natin yun, pwede na natin pag-isipan kung ano yung mga pwede natin gawin, yung mga sinasabi nating next steps. No? So siguro yung iba sa atin ngayon, nahihirapan pa talaga financially, so meron yung next steps na kailangan yung pag-isipan. Yung iba naman medyo nakakaangat na. Aha, okay. Sige, stop. Sige, share ulit tayo ng screen. Sige, yan na lang natin. Ayan. Share ulit. Alright. Ayan, so as mentioned kanina. Ayan. So yung ating financial roadmap, kailangan yan, alam natin kung nasaan tayo ngayon. Tapos kung ano yung kailangan nating abutin, and hopefully malaman natin kung ano yung mga next na gagawin natin, 'di ba? So yan yung ating financial roadmap.
So ito yung pinaka-basic, no? Ito yung pinaka-basic when it comes to finances, financial management. So yung una dyan, yung cash flow, ito yung pagpasok ng pera sa atin. Gaano ba, ano ba yung income stream natin? Ano ba yung pinanggagalingan ng income natin? So I think for most of us, yun, meron tayong salary, yung ating sweldo na dumarating kada buwan o kada kuntsenas. So yan, dyan tayo lagi nagsisimula kasi wala naman tayong gagastusin kung walang dumarating. Diba? And then ang next na milestone na gusto sana nating maabot, magkaroon tayo ng savings, no? At ma-manage natin yung ating utang. So sino ba dito yung ano, sino ba dito yung may mga ipon na, ha? Siguro yung mga kasama natin sa Zoom pwedeng ano, pwedeng sumagot sa ating chat para makita ko kung mayroon, sino ba dito yung may mga ipon? 'Di ba? Or baka puro utang lang, no? Mahirap yung puro utang lang kasi hindi tayo makaka-asenso. So malalaman natin mamaya kung ano ba yung pwede natin gawin when it comes to achieving itong savings or ipon at ma-manage natin yung utang. Okay? And then yung susunod dyan, pag meron na tayong savings and na-manage na natin yung utang, ang next na milestone na ngayon natin dyan is itong life protection. So parang yung iba sa inyo siguro hindi pa naririnig, ano ba yung life protection or insurance? So i-discuss din natin yan. Basically, pagagaanin lang nito yung ating buhay para wala na tayong masyadong financial worry, no? So nakabalita na ba kayo ng mga pamilya na yung kanilang breadwinner ay unfortunately nawala in an untimely fashion or hindi expected na mawala yung income or magkasakit, di ba? Naalala ko nung lumalaki ako, yung lolo ko na hospital noon, dahil yun sa kanyang kakasigarilyo, and then na-hospital siya, syempre, ang gastusin naman sa hospital, napakalaki, hindi naman biro yan, di ba? Considering yung background ng family ko. So, ang nangyari noon, talagang baon sa utang, yung mama ko, kailangang humanap ng tulong sa PCSO, lumapit kami sa mga congressman, sa mga councilor. Ganon yung ano. Kasi wala namang, hindi ka ready. Hindi kami ready during that time para sa pagpapa-hospital. Kalauna naman, well, binawian din siya ng buhay, pero malaki yung naging diferensya nung afternoon dahil hindi kami ready. Hindi kami ready sa mga ganong financial tragedies. Okay? Then once na-settle na natin yung life protection, yan, so doon na ngayon tayo papasok sa next milestone, which is yung tinatawag natin mga investments. No, make sure lang natin na yung mga investments na papasukan natin is mga valid, no, mga legitimate investments. Yung iba sa atin, siguro, may mga pinasukan ng investments. Kala nila initial investments, pero yung pala ay mga scam. No? Sino ba dito yung mga na-scam na? Diba? Nababalita yan dati, diba? Pati mga, even mga sundalo, pati yung mga boss nila. Because of lack of financial knowledge. Diba? And yung siguro yung nakita nila parang napakabilis ng tubo ng pera dito. Nahihikayat sila pumasok sa mga ganitong investment kuno, pero turns out scam naman pala. So paano natin malalaman kung ano yung investment versus mga scam na hindi dapat natin pinapasok. Okay? So yan, ito yung basically bigger picture ng ating financial roadmap. And when we talk about financial roadmap, yan, tatanungin natin yung sarili natin, nasa na ba ako dito? Yan, nasa na kaya kayo dito? Nandun pa lang ba kayo sa cash flow? Parang tingin nyo yung income nyo ay kulang pa rin sa inyong expenses? Ganun kaya yun? So, ibig sabihin, kailangan nating i-work out yung inyong cash flow. Yung iba naman sa inyo, siguro may natatabi ng pakonti-konti sa kanilang cash flow. So, may naiipon. Okay? Ang mahirap kapag meron ka ng cash flow pero parang baon pa rin sa utang. So bakit kaya ganoon? So aalamin natin bakit tayo nababaon sa utang and ano yung mga pwede nating gawin. Then yung iba naman siguro meron ng ipon, pero siguro kailangan pa ring paghandaan yung mga na-mention ko na financial tragedies. So i-discuss natin yun mamaya. And yung iba naman
siguro medyo settled na, naghahanap na lang kung saan nila ilalagay yung extra money nila. Ayan. So ito yung maganda kasi magandang problema yon. Hindi mo na problema yung pagkuha ng pera, kundi kung saan mo na ilalagay. So sa bangko lang ba ito? Alam naman natin, napakaliit ng pera natin sa bangko. Natutulog lang ang pera natin sa bangko. So may mga options tayo no, na malalaman natin in the next slides when it comes to investments. Ano ba yung mga options natin dito? And when we... Alright? And when we talk about financial roadmap, ito, napaka-importante rin yung gagawin natin siya with a proper financial foundation. Okay? So, ang goal natin ngayong araw is to find out nasaan na ba tayo sa ating financial foundation. Alright? And yung financial foundation, para lang tayong umaakyat ng ano, ng hagdan. No? Nasaan ba si BJ dito? BJ, may tanong ako sa'yo. Pag umaakyat yes, ka ba ng hagdan, ano yung una mong gagawin? Tinitignan ko muna yung pupuntahan. Okay. Tapos, mag-step ako ng right una. Tapos left. Tapos packet ng packet na. Okay. Ayan, so packet ng packet. Pero pag umaakyat ka, paano ang pag-akyat mo, BJ? Nakahawak. Nakahawak sa, yes. Correct, nakahawak. So, unang-una, syempre kailangan, normally hanap tayo ng handle eh, no? And yung handle na ito, ito yung kaagapay natin eh. Para kung madulas man tayo, at least meron tayong hawakan. So, yung handle na ito, ito yung ating financial education. Okay? Financial education. And yung bawat step, di ba? Hindi ka naman aakyat ng hagdan pag parang tatlong baitang kagad sa isang sulong eh. Hindi naman ganun ang pag-aakyat ng hagdan, di ba? One step at a time. Yes. One step at a time. So, ganun din sa ating pagtayo, no, building our solid financial foundation. Parang hagdanan lang 'yan, pero one step at a time. And yung step 1 natin, ito, increase cash flow. Okay? So, di-discuss natin ano ba ibig sabihin ng cash flow. All right? Once magawa na natin yung step 1, yung ating step 2 is ayan, manage debts. So, yung iba sa atin siguro may mga utang, so paano ba natin i-manage yung utang natin? Paano ba tayo hindi mababaon sa utang? Mahirap yung babangon ka ng kada umaga na hindi mo alam kung saan babayaran, saan mo kukunin yung pambayad sa utang. Yung iba na haharas pa dahil hinahabol talaga sila ng inutangan nila. Yung iba naman, inutangan sila pero hindi pa sila binabayaran. So ano ba yung mga guidance doon? So manage debts, and then yung step 3 natin dyan, ayan, so set up emergency fund. Okay? Ano ba yung emergency fund? So i-discuss natin yan later on. And pang-apat, ito yung sinasabi natin, get enough protection. Dito na natin i-discuss yung mga insurance. Okay? And then pang-5, papasok na tayo sa investment. Okay? So ito yung goal natin for today, no? Meron tayong accurate, bigger picture ng ating financial foundation. Ang mahirap kasi pag ganito yung financial foundation mo. Ayan, di ba? Parang yung cash flow mo maliit. Tapos, well, meron kang protection. Pero meron ka rin kaunting ipo na emergency fund. Pero ang laki ng utang mo. Di ba? Parang, tapos meron ka pang investment. Pero ang laki pa ng utang mo. So parang may mali. Parang may mali pag ganito yung ating financial foundation as compared to yung ganito, solid. No? Solid. So, ito lagi yung babalikan natin, no? Yung ating solid financial foundation. Step 1, increase cash flow, and then followed by i-resolve natin, ayusin natin yung ating utang. Siguro kung hindi man totally mawala, is yung manageable, no? Yung kaya nating bayaran at yung hindi tayo na-stress. And then yung third step, emergency fund, followed by protection, insurance, and then investment. Okay, so pag may question kayo guys, no, pwede nyo i-type sa ating chat room para masagot na rin natin on the spot, no? Or sa mga nanonood sa Facebook Live natin, so pwede rin kayong mag-comments. And kung meron kayong hindi maintindihan, ayan, so pwede na rin nating sagutin diyan. Makikita naman natin yung mga comments nyo. Okay? So
Ito yung picture ng ginagawa natin no sa bawat araw. So ikaw ito, and syempre you have a family na you want to provide for them. Diba? And every day gumigising tayo, nagtatrabaho, pasok sa trabaho. Essentially, gusto nating iahon, gusto nating itulak yung ating family upward, no? Galing from poverty, from kahirapan, and then ang next level niyan yung na tutustusan natin yung kanilang basic needs, ba yung hindi sila nagkukulang. And then hopefully, pag na-work out natin yung poverty and basic needs, itutulak ulit natin pataas. Yan, sana may comfort na kahit papano. Kumbaga, hindi ka na nag-iisip kung ano yung mga financial problems, no? Meron pa rin gastusin, pero yung income mo and yung mga utang mo, siguro nababayaran na. Wala ka ng stress, hindi ka na or makakatulog ka na ng mahimbing because properly manage na yung iyong finances. And then yung pinakatoktok, ito yung pangarap nating lahat, luxury. So marangyang buhay. And ang kagandahan dito kasi mga kasama natin, itong ginagawa natin, hindi lang ito para sa atin eh. Diba? Hindi lang ito yung pag ginawa natin, tayo lang yung makikinabang. Ang kagandahan nito, whatever efforts we put in, yung buong family natin makikinabang. Buong family or pati na rin yung mga succeeding generations. Diba? And siguro, yung iba sa atin, naghihirap sa buhay dahil din siguro nagkulang yung family in terms of equipping us or preparing us for these kinds of financial preparation. No? So hopefully matulak natin yung ating family or kung sino man yung mga mahal natin sa buhay paakyat dito through this financial knowledge na i-share natin. Okay? So ayan, so basically mamimili lang naman tayo ano ba yung gusto nating family na magkaroon. Gusto ba natin yung family na laging nag-aaway dahil siguro dahil sa pera or dahil may hindi na tutuunan ng pansin. Diba? Ang usapang pera, malaking problema yan sa family. Mahirap siyang ayusin kung talagang magulo. No? Or, pwede rin naman tayong pumili ng isang family na masaya, na hindi naman ganun talagang mayaman, pero at least wala tayong mabigat na problema sa pera. Diba? And ang tanong naman lagi dyan is, ano yung buhay na gusto mo? Diba? Ano ba yung buhay na gusto mo? And ang kagandahan dito, it is also you who decides the life that you want. Diba? Nasa sa atin lang din naman kung ano yung family na gusto nating magkaroon. Ito ba yung laging namang problema? Or ito ba yung kahit simply man is at least maayos? No? Hindi na namang problema sa usapin sa pera. Okay? So you decide the life you want, and I hope na after this session, ma-inspire tayo na i-apply mga lessons natin because we want to take care of our family, no? We want to give the best for them. Diba? Lahat naman tayo, siguro sino dito yung mga parents, pag gusto nating ibigay yung the best for our children or yung mga sa ating mga kapatid, gusto nating i-ahon sila sa kahirapan, yung ating mga magulang, gusto nating bigyan ng maayos na buhay. So sana we have this common decision to work on our finances because it's very important na trabahuhin ito, no, habang meron tayong iba pang trabaho. Alright? So you decide the life that you want. And meron lang ditong survey, no? Ayan. So out of 100 people daw born 65 years ago, after 65 years, 36 are dead. So 36 daw mamamatay na. And then syempre meron tayong may iwan na 64 na buhay. And then out of 64, ano yung mangyayari doon? So merong ang labas ng survey, so yung isa daw doon out of 64, rich, ibig sabihin mayaman. Yung apat out of that 64 na buhay pa, financially independent. So ibig sabihin maayos yung kanyang finances, hindi siya nagkukulang, no? And then next is out of 64, yung 5 daw doon, yung 5 daw doon ay dependent sa kanilang mga anak. May kakilala ba kayo dito na dependent sa kanilang mga anak? So I think ito common sa
common sa ating culture, no? Siguro kailangan natin i-correct 'yon. Okay? Pero ayan, so 54 yung broke or yung hirap sa buhay, no? Broke yung wala talagang pagkukunan. So sana dito sa statistics na to, at least na doon tayo sa financially independent and doon sa rich. Okay? So wag naman, let's try our best, no, not to be dependent on our children kasi sooner or later magkakaroon din naman sila ng sariling buhay. So ayaw natin maging pabigat sa ating mga anak pagdating ng panahon. Okay? So ito yung goal natin, no, to be financially independent and to be rich. Okay? And ang panahon ngayon eh, medyo iba siya. Medyo iba siya dun sa kinalakhan ng ating family. So nakalagay dito, it's a fast changing world. Lalo na ngayon meron tayong pandemic. So nagkaroon tayo ng yung mga ganitong session online na, no, nagagawa na ngayon online. And dati-dati walang masyadong ganito pero nag-adjust tayo. So ganun din sa ating finances, nag-a-adjust tayo sa kung ano na yung buhay natin, yung mundo natin ngayon. And yung rule of money is changing now. Marami na tayong mga investments diyan available na accessible na even sa ating mga small income earners. So dati-dati kasi puro mayayaman lang ang nakakabil ng investments. Pero ngayon, pati kahit may halagang 50 pesos ka lang, pwede ka nang mag-invest. So yun yung mga changes na nangyari since then. Tapos ngayon, people live longer, mahaba na yung buhay natin because of medical advancement, no? Marami na tayong mga gamot, marami na tayong mga procedures, medical procedures na hindi available before. Ang hindi lang maganda dito, dahil mahaba yung buhay, so mahaba rin yung gastusin, di ba? Kapag tumanda ka, ang dami mong mahaba man yung buhay mo, kung magkaroon ka naman ng sakit, di ba? So marami rin gastusin. So kailangan din paghandaan yun. Di ba? And then people spend faster today. Dati-dati, para gumastos ka, kailangan lumabas ka ng bahay. Di ba? Kailangan sumakay, punta ka sa mall, punta ka sa tindahan, doon ka lang makakagastos. Pero ngayon, di ba, pagising mo, kuha ka ng cellphone, buksan mo yung Lazada, Shopee app, cellphone lang, pindot-pindot, gumastos ka na. Maya-maya, delivery na sa bahay mo, kaya kinabukasan. So people can spend faster today. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay, napakadaling gumastos. Online lang, makakagastos ka na. Pagising mo pa lang, makakagastos ka na. Bago ka matulog, gagastos ka pa ulit. Diba? So marami tayong ganyang temptations. And again, yung mga technological advances, pwede natin itong gamitin to our advantage. So marami tayong mga, halimbawa yung mga, kung yung iba dito may mga kamag-anak na OFW, dati-dati ang remittance ng pera, tumadaan yan sa mga third party. Eh. Pero because of our online banking or mga online remittance, so mabilis na yung pag-transfer. Tapos wala na masyadong mga fees, no, mga commission. So yan yung mga benefits na pwede nating magamit because of our fast changing world. All right? And yung next Sir crisis. Omeng, yes. Sorry. Sir Omeng, may question po tayo from Facebook from Sir Harold Guillermo. So ang tanong po niya, sir, balik lang po to sa cash flow. Do you consider the dividends given by financial institutions as cash flow? Yes. Basta, Biel, pag sinabi natin cash flow, ito yung pagpasok and paglabas ng pera. So, basta pumapasok na pera yan or lumalabas, it's a form of cash flow. So, meron kang inflow and outflow. And yung common sa atin, mga salary. Pero kung yung nagtanong sa atin, may mga dividend ba yun? Dividend income sa mga investment. Yes. Or yung iba sa co-op yan, dividend din yun. Sa mga investments, mayroon yung capital gains. So that's also another form of cash flow. So ang goal natin, padamihin natin yung ating cash flow. Ayan. So ang short answer dyan, VL, is yes. So any flow of income can be considered as a cash flow. Noted, okay? Sir. Sana nasagot po yung tanong ni Sir Harold Guillermo. Ayan. So thank you, Sir Harold, for your questions. Ayan. So again, pwede nyo i-comment yung mga questions, no? And ito din yung isa pa natin gustong pagandaan, yung retirement. Okay? Ang
ang 60 sa atin kasi hindi natin pinag-iisipan yung retirement kasi iniisip natin napakatagal pa naman, so bakit natin pag-iisipan? Ang hindi lang natin alam, lumilipas yung panahon pero parang wala naman tayong naihahanda para sa ating retirement. And siguro sa inyo, may kakilala kayo na yung pagkatapos ng maraming taon na pagtatrabaho, di ba? Siguro mga 40 years na nagtrabaho or 50 years yung iba, walang naipon. Why? Because they did not prepare for retirement. No, maasa lang sila sa mga, siguro sa pension. Diba? Okay yung pension, kaso baka magkulang kasi. No? Kung matanda ka na, gusto mo sanang, gusto mong maging, ano eh, maging blessing sa iyong family. No? At hindi yung maging pabigat. No? Sana ganun yung ating mindset. Gusto natin maging makatulong doon sa mga nagsisimula sa buhay ng mga kamag-anak natin at hindi yung nagiging pabigat tayo sa kanila. Alright? So kailangan natin ng financial planning. Sana wag tayong magdepende sa ating mga anak. Wag natin gawing retirement fund, no, ang ating mga anak, no. Maganda yung tumutuloy yung anak sa mga magulang. Pero sana optional lang sana 'yon, no, para hindi rin naman sila mahirapan once nagkaroon sila ng sarili nilang family. Okay? And ito, no discipline and procrastination. So ang retirement naman, mas simulan mo nang mas maaga yan, mas madali. No, sabi ko nga kanina, 50 pesos lang, pwede ka nang mag-prepare for your retirement. And then meron din tayong mga options dito kay MBuy na tutulungan tayo to have a preparation, enough preparation for our retirement. Okay? And then itong lack of financial knowledge, saan ba natin ilalagay yung ating pera para makapag-prepare tayo for retirement. Ayan, so ituturo din natin in this session na pati in the next sessions. Alright? So let's prepare for retirement dahil mas maaga, mas mabilis, and mas madali for us. Okay? So isa-isahin na ngayon natin itong solid financial foundation. So mabilis lang ito, overview lang naman. So una yung increased cash flow. Okay? So let's discuss about increased cash flow. Alright, so nakalagay dito, the way you manage your time and cash flow can make you poor or rich. So kung paano natin minamanage yung pera na meron na tayo, yun yung ating cash flow, and yung oras na meron tayo ngayon, that will, yan yung magsasabi, sorry, magkocontrol kung tayo ba'y magiging mahirap or mayaman. Right? Of course, gusto natin maging mayaman. And ano ba yung difference nito? Ayan. So, meron tayong question dito. No? So, how do you manage your spare time? So, paano ba natin ginagamit yung ating extra time? No? After work or before work, paano ba natin ito ginagamit? So, yung iba sa atin, ginagamit yung time na yon to earn more money. No? Siguro kung anong racket ang ginagawa after work, outside work, they use their spare time to make more money. Yung iba naman, they waste time. No? Siguro sobra-sobra na sa tulog, sobra-sobra sa pag-relax ng watch TV or movie, or ngayon meron na rin Netflix. No? Yung iba naman, waste money. No? Yan, online shopping or mga... Dati-dati madalas sa mga eat-outs, ngayon medyo nabawasan siguro. Ayan. So, how do you manage your spare time? A, B, or C? Di ba? Kaya na sumagot niyan, no, kung ano yung sagot niyo. Pero sana dito tayo sa make more money para ma-manage natin, ma-increase natin yung ating cash flow. Yung iba siguro, busy. No? Busy wasting time, busy wasting money. No? So, bawasan siguro natin yung ganyang mga practices. So, the best available time to build wealth is your spare time. So kung meron kang trabaho, kung kaya mong hanap pa ng additional income, ayan, so use your spare time wisely, kumbaga. Okay? And may nakalagay pa dito, ayan, so poverty is not lack of time, it is mismanaged time. So lahat naman tayo, meron tayong 24 hours eh. Diba? Bawat isa sa atin, whether mayaman or mahirap, 24 hours yung bawat oras natin. Pero ang question, diba, bakit may mga tao na mas angat sa buhay, pero 24 hours lang din naman yung meron sila. Diba? Tapos yung pag tinignan natin yung buhay natin,
parang kulang. Bakit kaya ganun? Siguro dahil hindi natin namamanage yung ating time. No? So poverty is not lack of time, it is mismanaged time. All right? And then meron din dito, no, how do you manage your income? Letter A, save some. Letter B, spend all. Letter C, spend before you receive it. Ayan. So, saan kayo dyan? A, B, or C? Ha? Okay. Sana dito din tayo sa letter A. No? Huwag sana nating gastusin lahat. No? Magtabi tayo kahit pa konti-konti. Nakalagay din dito, so poverty is not lack of money, it is mismanaged money. No, the way we manage our money, whether maliit man yan, madadala natin yan pag lumaki na yung income natin. Diba? Ang nakakalungkot lang, nung nag-umpisa tayo magtrabaho, tumatanggap tayo ng ganitong income, pero okay yung ating buhay nun. Diba? Pero nung na-promote, nung umakyat yung income, parang lalong humira, parang lalong gumulo yung buhay. Parang lalong nagkulang. Umakyat na nga yung income, pero parang lalo siyang naghirap. No, why? Because hindi niya na-manage properly, no? Tumaas yung kanyang income, pero tumaas din ng mas mabilis yung kanyang expenses. Kaya nababaon sa utang. No, bumibili ng mga impulse buying, no, na mga wala sa plano. Dahil wala sa plano, so walang panggastos, walang pang-cover. So yun yung problem sa atin, no? We spend all, or minsan wala pa yung sweldo natin, ginagastos na natin. No? Pagdating sa ating kamay or sa ating ATM, parang ano lang eh, saglit lang, ubos na kagad eh. Kasi nakaano na eh, nakalinya na, no? Nakalinya na, nakaabang na 'yung mga expenses. So, ito 'yung pag-isipan natin, no? Ilang taon na ba kayo nagtatrabaho? Ano ba 'yung average annual income? Tapos compute-in niyo magkano na ba 'yung kinita niyo after that many years of working. Ha? Bigyan ko kayo ng figures, no? Let's say 10 years ka lang nag-work, tapos kada taon, ang average income mo, 200,000. So after 10 years of working, magkano na yung kinita mo? Mga 2 million na, di ba? Ayan, so 2 million na. So sino kaya sa atin yung 10 years na na-working na may average annual income na 200K? Ang 200K na annual, ang monthly niyan, mga 17,000 ata. Parang ganon. Alright? So kumita ka na ng million, 2 million. Pero magkano yung napunta sa savings? So bakit kaya ganun? No? So again, it's not what you earn that counts. Okay? It's what you keep. So whether maliit or whether malaki yung income mo, if hindi ka nagtatabi, wala ring mangyayari. No? So iano natin 'yan, i-manage natin yung ating income. And paano natin ito i-manage? Ayan. So, ito kasi yung nangyayari sa atin, no? Income minus expense equals savings. Okay? Ting pagdating ng income, labas ng bayad ng kung ano-ano, pwedeng mga Meralco, kuryente, tubig, load, shopping, grocery, mga eat-outs, McDo, Jollibee, petron, gasolina, yung iba sa inyo may mga credit card siguro. Ayan, so ang nangyayari, nauubos, no? Pag ganito yung equation natin, income minus expense, walang natitira as savings. Yun ang problema dito. Di ba? Nauuna yung expenses. Nauuna natin yung mga expenses. So, paano natin babaguhin yon? Again, ang habit ng poor person, no? Income minus expense equals savings. So, ibabaligtarin lang natin tong equation. So, para umangat tayo sa buhay, we adopt this rich person's habit. Income minus savings equals expense. Ibig lang sabihin, babawasan natin kagad pagdating ng income, magtatabi tayo ng pang savings. Okay? Tapos yung expense, kung ano yung matira, doon tayo mag-a-adjust. No? Doon tayo mag-a-adjust. So income minus savings, unahin natin bayaran yung ating sarili. No? Pay yourself first. And saka tayo mag-a-adjust dun sa natira. At least, maubos man yung natira, nakapagtabi na tayo. Pag binaliktad mo kasi yon, itong poor person's habit, walang natitira eh. Diba? Kaya 10 years, 15, 20 years ka nang nagtatrabaho, walang natira. Kasi, inuuna natin yung expenses, hindi man yung ating savings. Ayan. So, very simple idea lang ito.
siguro yung iba nag-iisip, ano, Omeng, paano yung ano, ay yung income namin kulang na kulang, 'di ba? Kulang pa sa aming expenses. So kaya naman diniscuss natin yung kanina, increase cash flow. So kung kulang kasi 'yan, ibig sabihin wala tayong magagawa kung hindi pataasin natin yung ating income or babawasan natin yung ating expenses. So ganun lang yun eh. Pero kung kaya nating makapagtabi, unahin na natin yung savings, yung lifestyle natin, i-adjust natin doon sa natira. Okay? So pag ginawa nyo yan, yan, tiyak yan meron kayong ipon. Ayan. So ito, hindi naman kailangan malaki yung inyong iipunin eh. Ha? Hindi naman masyadong malaki yung inyong, alam ba, ito, 33 pesos per day. Meron ba kayong 33 pesos per day? So pag kinonvert mo yan sa monthly, that's 1,000 pesos. Okay? Plus, pag nilagay mo yan sa investment, na kumikita ng 4%, itong pinakauna, so after 5 years, magiging 66,000. After 10 years, 147,000. After 35 years, 913,000. 33 pesos per day lang yon. Tapos hanap ka lang ng investment na may 4% na annual return. No? Yan. So yung iba siguro, hindi lang 33 pesos per day. Meron silang 67 pesos per day. So hanap ka ngayon ng that's a monthly savings of 2,000. Tapos after 35 years, meron kang 1.8 million. O kung kaya mo pang taasan, 5,000 monthly, kaya nyong in 4%, magkakaroon kayo ng 4.5 million. Okay? So 4%, no? Marami ng options niyan kung 4%. Ngayon, kung mas malaki yung hanap nyo, so meron ding iba 12%, pero long term din naman yun. Okay? So nagmamatter yan based doon sa time mo, kung 5 years ka or 10 years or 35 years or even longer. Kaya mahalaga na habang bata, ano, ready ka na. Ready ka na. Okay? Ayan. Sabi ni BJ, siya daw yung example. Ayan, BJ ha. Yes, sir, para ako yata yung example mo dyan sa kanina sa cash flow. Oo. So 33 pesos per day lang, BJ. Start ka lang kung ano yung kaya mo. No? Again, this is a process. Hindi naman kailangan duka agad sa malaki. Ang binibuild up kasi natin dito, hindi lang naman yung pera, kundi yung habit. Yung habit muna yung i-workout natin and yung mindset, no? Kung hindi kaya ng 33 pesos per day, edi 20 pesos per day. 'Di ba? Yung mindset 'yan. Pag nakikita mo nang lumalaki 'yan, maiengganyo ka naman eh. Maiengganyo ka tapos lalakihan mo na siya. So, yan yung kagandahan doon. Okay? So, yun yung idea natin ng cash flow. Tapos, kung kaya nyo pang ano, magdagdag ng income stream na mentioned ko kanina, ang common kasi sa atin, one income stream eh. Kaya maraming nahihirapan kasi mawala yung trabaho, walang kapalit kagad. Okay? So, nababaon sa utang. Kasi walang kapalit. Isa lang yung kanyang income stream. Pero pag dinamihan mo, hindi naman kailangan 7, no? So itong 7 kasi, ito yung mga mayayaman sa US, eh. Mga dollar, ano na to, dollar millionaires. So kahit dagdagan mo ng isa, mag-online selling ka ngayon, magbenta ka ng kung ano-ano, or baka may mga gamit ka sa bahay na hindi mo naman kailangan, baka pakinabangan ng iba, ibenta mo online. Punta mo kay Facebook, no? Maraming kumikita ngayon sa Facebook sa mga online selling. Okay, so start a side hustle. Pwedeng traditional, pwedeng online. Okay, so ano naman to? Natututunan naman to. Hindi nyo kailangang madaliin. Okay? So yun na yung ating increased cash flow. Basically, i-manage natin yung pumapasok sa ating cash flow. Mga salary, tapos dagdagan natin para meron tayong income stream aside from our salary. Okay? And then unti-untiin natin dagdagan yon. And then hopefully, meron na tayong naitatabi kasi meron na tayong enough cash flow. Okay? Tapos i-build up ngayon natin yung savings natin into our emergency fund, into our insurance and investments. Alright? So yun yung ating step one. No? Tandaan natin yan. Step one, cash flow. Increase cash flow. Yan ang ating step one for solid financial foundation. And yung step two, so aakyat ngayon tayo once medyo stable na yung ating cash flow. Meron na tayong income source. Ayan. So, i-manage na ngayon natin yung ating utang. Ha? Sino ba dito yung may utang? Okay? Ito kasi yung nangyayari sa atin, no? Pag meron tayong pangangailangan, when poor people have a need, ang mindset nila,
saan kaya ako uutang? Di ba? Saan kaya ako uutang? Meron akong gustong bilhin, saan ako uutang? Yun ang mindset ng ano, marami sa atin. Pero ang rich person's mindset daw, pag meron silang pangangailangan, how can I earn more? How can I earn more? So ito sana yung ano natin mindset. And ito kasi yung concept ng utang, ano? Yung ating present income dapat sa ating present needs. Tapos yung ating future income dapat sa future needs. Pero ang nangyayari pag utang ang ginagawa natin, yung ating future income wala pa, pinambabayad na natin sa present needs. Okay? Kaya nababaon. Kasi wala pa yung income, pero ang laki na kagad ng present needs mo. Okay? Ang gusto natin gawin, yung kabila. No? Yung ating present income, i-sustain yung ating future income, yung ating future needs. Okay? Through savings. Okay? So, present income, magtatabi tayo as part of our savings. Tapos, yung savings na yun will finance yung ating future needs. Okay? Hindi yung baliktad. No? Yung ating future income, wala pa, ginagastos na natin, ginagamit na natin. Yes. Okay? Ayun, so, meron pa tayong meron tayong specific session on debts, on utang. So, kailan ba dapat mangutang? Ano ba yung dapat preparation pag mangungutang ka? Dapat ka na bang mangutang? So, i-discuss natin yan next in future episode, no? So, that's our step 2. And then yung step 3, ito na, set up emergency fund. Okay? So, ano ba itong emergency fund? So, basic concept ng emergency fund. So, ito yung ating fund na naka-ready na. So, parang buffer fund in case may mangyaring emergency sa ating family. Or nasira yung bubong ng bahay, may kailangang ayusin, nagkasakit yung isang family, pang hospital, pwede rin gamitin yung emergency fund. Nasira yung, siguro may kotse, nasira. Diba? So, meron tayong panghugutan sa emergency fund. So, bakit mahalaga to? Kasi, ang idea nito is, pag nawalan ka ng trabaho, at least, meron kang panggastos. So, hindi ka naman yung mawawalan ng income or mawawalan ng source of your panggastos. So, that's our purpose of our emergency fund. And yung pinaka-initial guidance dito, 3 to 6 months ng iyong monthly income, yan yung itatabi mo as emergency fund. So, kung kumikita ka ng, let's say, 20,000 a month, so 60,000, that's 3 months worth of your income. Yan yung minimum na itatabi mo. Kung mawalan ka man ng trabaho, meron kang 3 months na nakaabang, no? Tapos pwede kang humanap ng ibang trabaho ngayon. Pero yung mga kasama naman natin ngayon, I think medyo secure yung kanilang trabaho. So pag-ipunan pa rin natin 'to dahil for other emergencies, so hindi man tayo mawalan ng trabaho, kung may ibang gastos na dumating na hindi naman wala sa plano natin, di ba? So at least meron tayong emergency fund. Alright. Okay? So that's it. And then, yung next na ngayon, so that's our step 3, no? Ayan. So yung ating step 4 na ngayon, ayan. So ensure proper protection. So bakit protection? So dito na ngayon pumapasok yung ating insurance. No? Ang insurance actually is a very helpful tool to protect us from financial tragedies. And yung mga financial tragedies na to, ano ba ito? Ayan, pwedeng death. Yung breadwinner mo bigla na lang nawala, no? Unexpectedly, untimely. So, mawawalan ka ng breadwinner. So sino ngayon yung sasalo? Pwedeng disability, aksidente. So hindi na ngayon din makapasok sa trabaho. So that's another form of financial tragedy pag nangyari sa iyong breadwinner. Or pwede din naman sickness, na yung mga serious sicknesses, mga critical illnesses, malaking gastusin yan eh. Saan mo ngayon nahugutin yun? So mayroon tayong mga financial tools na ang tawag natin doon is income protection. Okay, so parang ganito kasi yung nangyayari dyan, no? You are working now, you are pushing your family up this standard living. Okay, so hopefully, nandun na sila sa basic needs, sa comfort, sa luxury. Okay, and then, unfortunately, so hindi naman natin in-expect, nawala,
ang form, ang gamit ng insurance is pangsalo, no? Pangsalo sa family mo. Para kahit mawala ka, at least hindi sila mahihirapan. So, ito lang yung concept ng insurance. Income replacement. Okay? Ang mawala ka man, mayroong matatanggap pa rin yung family mo na parang kasama ka pa rin nila. Why? Because they purchased insurance or they invested in insurance. Ayan. So, ayaw naman kasi natin mangyari na pag nawala ka, parang ano na rin, sana lang din pupulutin yung ating family. Alright? So, yun lang yung basic concept ng ating insurance. No? Pang-income replacement para magkasakit man or at least ready tayo whatever financial tragedy yung ating pwedeng mangyari sa atin. Okay? Hindi naman natin ito hindi natin ina-attract, no? Just to be ready. At least meron tayong financial peace na whatever happens, yung anak natin, yung ating family, tuloy pa rin yung kanilang buhay. Okay? So marami ring options to, no? Si MBuy meron ding mga products din na pwede nyo tanungin sa kanila. Ano ba yung appropriate sa inyong needs for this income replacement or for this insurance or healthcare or yung iba may mga kasama pang savings. No? Kung hindi mo man magamit, meron ka pa rin savings. So pwede nyo tanungin yung ating mga, pwede nyo tanungin si BJ siguro kung ano yung pwede nilang i-offer. Okay? Ayan, tapos yan. So, yun actually yung pang-apat. And then yung pang-lima, investment. So, dito na ngayon papasok yung investment. And ngayon kasi ang ginagawa lang natin, tinatabi lang natin yung ating pera sa banko eh, which is natutulog lang actually, no? Tapos yung iba nilalagay pa sa scam kasi yung kasama nila, in-invite sila, kumikita daw ng 20% a month. No? Nung first month, meron. Second month, may natatanggap. Pero nung nilakihan na, doon na tumiklop yung investment ko, no? So, scam na pala yung napasok. Marami akong kakilala na, yan, yung pati mga pamilya nila, mga kaibigan, in-invite nila. Kasi unang umpisa, nakakatanggap sila eh. Di ba? Hindi ka naman mag-invite eh, kung hindi ka naman nakakatanggap. Di ba? And then, ang malungkot, nung dinamihan na, nag-invest na yung buong kamag-anak, buong barkada, doon na nawala. So, yun yung mahirap sa scam. Okay? So, kailangan lang din meron tayong discipline sa investing. So meron tayong meron tayong episode in the future for further discussion on this investment. Pero ang gusto ko lang siguro before tayo mag-end. So itong 50 pesos a day, pag in-invest mo 'yan, ito yung iyong interest rate, kayang maging 50 million 'yan. Pero let's say itong 3% for 168 years, 50 pesos a day, magiging 50 million. Diba? Pero siyempre, patay ka na niyan, di ba? 15%, 99 years, 50 pesos a day, 50 million. Siguro hindi ka na rin buhay niyan. Pero hindi lang naman 50 pesos a day yung meron ka eh. Di ba? Kung humanap ka ng 10%, so 56 years, you can have 50 million kung meron kang 10% investment. 50 pesos a day lang to, ha? So 1.5 a month. O kung meron kang makakita ng investment na 15%, 40 years, mas maigse. You have 50 million annual, no? So saan ba yung investment na may mga ganito? Didiscuss natin 'yon in our future episode. So meron din tayong exclusive about investment. Okay, so yun basically yung idea natin ng investment. Mag-accumulate tayo ng assets para income producing yung ating income at hindi mga liabilities na dumadagdag sa gastos. Diba, bumili ka ng kotse na hindi mo ginagamit sa iyong negosyo, maraming gastos ang kotse, diba? Pag inutang mo yan, maraming maintenance yan. Tapos kung hindi siya nagdadagdag sa iyo ng pera, ibig sabihin liability siya sa iyo. Diba? Or mga gadgets. Pag bumili ka ng mga gadgets, may increase yan sa gastos. Eh. Diba? Pati sa kuryente, kasama na rin. So ito yung kailangan nating bantayan. Sana nag-accumulate tayo ng assets at hindi lang liabilities para tumatanda tayo, mas madali yung ating buhay. Okay? So save, invest, tapos reinvest. Okay? So i-discuss natin to in future slides. And ang last point ko na lang siguro,
mas mahaba or mas maaga ka mag-start, mas madali yung magiging journey mo in terms of your investment. Okay? So yung pinakita ko kanina, 50 pesos a day, 15% after 40 years, di ba? You can be a multimillionaire. Ha? Naisip niya ba maging multimillionaire? Pero doable siya basta simulan niyo lang ng maaga. Okay? So yun yung ating basic idea lang no ng ating ano solid financial foundation. Increase cash flow, that's step 1. Step 2, let's manage our debts. Step 3, set up natin yung ating emergency fund for unforeseen emergencies, hindi tayo maiistorbo. And then let's also work on protecting having an income replacement. Okay, or augment our income in case meron tayong mga financial tragedies. Okay, and then that's the time. That's pag nagawa na natin yung apat, that's the only time we can think about investments. Okay, ayun. So again, invest in yourself. And yun, BJ, no? Itong session na to hopefully makatulong sa atin, sa mga kasama natin, para mamulat sila sa mga pwede nilang gawin sa kanilang financial line. Ayun, so thank you. And kung may question kayo, pwede nyo naman akong i-email dyan. oming@smartpinoyinvestor.com. Ayun, thank you, BJ. Okay, thank you, sir. Madami ko natanggap na messages na nakaka-relate sila sa diniscuss nyo ngayon. Isa na ako dun. Yeah. At excited na din sila sa susunod na episode, sir. Which is next month. So, sir, dumako na po tayo sa exciting part ng ating episode, ang ating question of the day. Magbibigay po tayo ng 500 pesos worth of load sa unang limang makakasagot ng tama. Yel, paano nga ang mechanics for this? Yes, BJ. So, ang mechanics natin for our game, yan po, nasa screen nyo. Sa dulo po ng episode natin, magtatanong po si Sir Omeng tungkol sa topics na na-discuss niya sa episode na to. Ang eligible po o ang pwedeng sumali, uniform services, members, o mga dependents nila, ang pwedeng sumagot ng question by sending in their answers kasama ang kanilang rank, full name, branch of service, serial number, at mobile number sa sumusunod na format. So makikita nyo po yan sa screen nyo kung paano yung format. So answer space rank and full name space branch of service space serial number space mobile number. So ang example po natin, halimbawa po ang sagot or ang answer sa ating question ay AFP MBAI space General Juan M. De La Cruz space Philippine Army or PA, pwede po yung acronym na lang, space yung serial number po, so 1434445 space mobile number po natin, sir, 917-877-3285. At isend po ito sa Facebook Messenger ng ating AFP MBAI official page sa Facebook. So that's at AFP MBAI official. Yan po. Tapos, mananalo po ng 500 pesos cellphone load ang unang lima. So first five po na verified members na makakapadala ng tamang sagot. Diretso ang ipapadala po ang 500 pesos cellphone load sa mobile numbers ng winners. Non-transferable po ito yung cellphone load natin at abangan po sa official Facebook page ng AFP MBAI ang announcement ng tamang sagot at winners. At the same time po, syempre, i-announce rin po namin sa susunod na episode ng ating Money Talks Usapang Investment ang tamang sagot plus yung mga nanalo po. Again, ipapakita po namin kung paano po ulit ang format ng ano ng pagsagot. So again, answer space rank and full name space branch of service space serial number space at mobile number at isend po ito sa at AFP MBAI official sa Facebook Messenger. Yan. So yan po ang ating mechanics. So now, Sir Omeng, so alam na po ng ating mga nanonood ngayon kung anong mechanics. Ano po ang ating question of the day? Ayan, ang ating question for the day is, ano ang first step yan, ng ating solid financial foundation? Diba, meron tayong pinakita kanina na hagdan. So ano yung first step doon sa ating solid financial foundation?
I'm sure kung nakinig sila ng mabuti, sir, alam nila, paulit-ulit niya sinabi, sir, kanina eh. Yeah. Pwede ko bang sagutin, sir? Pwede kong sagutin, ha? Siyempre, hindi mo pwedeng sagutin. Next episode pa natin yun i-reveal, BJ. Yan. Okay, so yan okay. Po ulit. Sige, BJ, basahin mo ulit yung question. Okay, ano ang ating first step ng ating solid financial foundation? Yes. So yan po ang ating question ulit. At pangatlong beses pa para masagot ng ating ano ang first step ng ating solid financial foundation. Kung nakinig po kayo na mabuti, paulit-ulit po sinabi ni Sir Oming yan earlier on. So yun. So I guess okay na yan, BJ. Go ahead. Yes. At dito po nagtatapos ang ating first episode ng ating Money Talks, Usapang Investment. Marami pong salamat sa lahat ng nanood sa atin ngayong hapon, Sir Oming. Yeah. So thank you, BJ. And gusto ko din magpasalamat no, sa mga nakasama natin ngayon, sa mga nagpadala ng kanilang comments and questions. And kung meron naman kayong mga tanong na hindi natin nasagot, so pwede nyo rin naman ipadala sa akin directly. Email me at omeng@smartpinoyinvestor.com. Okay? So, till next time po, magkita-kita po tayo ulit sa July 9 next month for our next episode of Money Talks, Usapang Investment. Ayan. Thank you, everyone. Thank you po sa lahat.